Marami tayong mga OFW ang nag-a-abroad alang-alang sa pamilya para sa kanilang kabuhayan at edukasyon ng kanilang mga anak. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Maraming pangarap ang pamilyang OFW na hindi na natutupad dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nariyan ang hindi na makauwi ng buhay ang ating OFW at syempre, maiiwan ang mga kapamilyang naulila at walang kabuhayan na naiwan para sa kanila. Makakasama natin ang anak ng OFW na si Sunshine Cruz. Hi, Sunshine. Hello po. Salamat naman na nag-message ka sa Bantay OCW Foundation. May kinalaman sa tatay mo. Kailan nga ba nag-abroad ang tatay mo? 2007 po. Saang bansa? Kuwait po. Sa Kuwait. Anong trabaho ng tatay? Driver po ng transit mixer po. Noong panahon na yon, noong 2007, anong edad mo? Ilang taong gulang ka na noon? Parang nasa 8 pa lang po yata ako. Naiintindihan mo nung nag-a-abroad ang tatay mo noon, Sunshine, kapag nagpapaalam na siya? Kasi po, noong 2007 ko lang po talaga natandaan, pero baby pa lang po yata ako. Nag-a-abroad na po siya, pero hindi po sa Kuwait. Oh, so dati na siyang nag-a-abroad at lumaki ka na ang tatay ay palaging wala. Apo. Pero ang nanay mo, hindi naman umaalis. Hindi po. Sige nga, anong nangyari kay tatay nung nasa Kuwait siya? Nagkasakit na po. Liver cancer daw po. Tapos, doon po siya nagpagamot. Pero ilang years din po siyang umando doon sa Kuwait, nagpagamot. Tapos, umuwi po siya nitong July 2016. Tapos, na-contain na po siya. Halos 1 month na higit. Balik-balik na lang po sa hospital. Tapos, pagdating po ng July, ayun po, nawala na po siya. Ibig mong sabihin, Sunshine, nasa Kuwait ang tatay nung nagpapagamot siya. Paano na siya kumikita that time? Hindi na po. Pag wala po siyang pasok, wala po talaga siyang kita. Pag di niya po kaya. Pero pag kaya niya po, nagda-drive pa rin daw po siya. Ah, okay. So paminsan-minsan, may trabaho pa rin ang tatay mo. Pero nung panahon na yon, hindi na siya nakakapagpadala sa pamilya. Hindi na po talaga. Anong naaalala mo? Anong natatandaan mo sa mga ginawa niyo noon bago siya umuwi? May trabaho naman po kasi yung mami ko nung mga panahon na yon. Kaya ayos naman po kami noon. Tapos pinapaliwanag niya po sa amin na yung daddy nga po namin, hindi makapagpadala dahil may sakit. Hindi gaano nakakapagtrabaho. Nung pag-uwi ng tatay mo, April na ng 2016, ilang buwan pa bago siya ma-ospital? Mga 2 months pa po eh. Naka-confine siya noon hanggang mamatay siya? Apo. Ay, nakalabas naman po siya. Kasi po nung June, dinala po namin siya sa hospital. Tapos, nung habang binabantayan po namin siya, parang may sinabi yung doktor sa amin na parang tatagan daw po yung loob kasi kahit anytime pwede na daw pong bumigay si daddy. Tapos, yung mami ko po parang na-stress, umiyak ng umiyak. Pumutok po yung ugat niya sa ulo. Bali siya po yung nauna na nasa hospital po kami, nagbabantay kami sa kanya, sa daddy ko. Tapos, nung pumutok po yung ugat ng mami ko, na ICU. Tapos, 1 day lang po yung tinagal ng mami ko, nawala na po yung mami ko, habang naka-confine po siya. No? Yes po. Mami mo, nauna pa sa daddy mo, yes, habang po nasa hospital pa kayo. Opo, oh. Tapos, namatay po yung mami ko June 6, 2016 po. Namatay yung daddy ko, sakpang 40 days po ng mami ko, July 16. Halos magkasunod po talaga. Ilan kayo magkakapatid? 3 po. Bunso po ako. Ikaw ang bunso. So, nung time na yon, at least may edad-edad na yung mga kapatid mo. Anong ginawa ninyong 3? Marami naman po kaming tita, mga kasing po namin tumulong sa amin. Nandito kayo sa Manila noon? Dito po sa Bataan. Taga Bataan talaga kayo, Sunshine. Apo. Naku, nalulungkot naman ako sa nalaman kong ito. Akala ko, pag-uusapan natin ang daddy mo na nanggaling nga ng Kuwait, tapos yung message ninyo sa amin sa Bantay OCW Foundation, kung ano yung mga pribileyo o benepisyo na pwedeng makuha ng pamilya. Walang nag-asikaso sa inyong pamilya?
Wala po eh. Noong mga panahon po yun, wala po talaga. Oo, kasi nauna na nga ang nanay mo. Hindi po namin alam gagawin namin magkakapatid kasi talaga. Ngayon, 5 years ago na, at least may nagtanong na baka may pribilehiyo pa o benepisyo na makuha ang daddy mo. Sige nga, kailangan ko lang ng buong detalye na hihigin ko sa pamilya. Kumusta naman kayo magkakapatid ngayon? Sa ngayon po, maayos naman po. Ako po, sumasideline po dito sa computer shop. Tapos yung isa kong kapatid sa water station, yung isa po, yung pangalawa po namin, di po talaga siya nagtatrabaho kasi po may asthma siya. Konting galaw lang po, hinihika na. So, kayong tatlong magkakapatid na lang ang nagtutulong-tulong. Noong buhay pa ang daddy nyo, anong plano nyo? Bakit siya nag-a-abroad? Bakit siya umaalis? Pag-agyari po ng pag-aaral, ganun. Maayos yung buhay. Pero nung nasa abroad siya, nagawa naman niya yon? Na sa pangalawa po namin, nagawa niya. Nakapagtapos po. Ako po, bali, first year college po, kung naminto po ako. Kasi wala na rin po siyang work. Kasi yung kayo mami ko naman po, medyo humina po yung sa trabaho nila noon. Kung may babalik mo lang yung nakaraan, Sunshine, may panahon ba na naisip ninyong pigilan na lang ang tatay mo at sabihin mo nang huwag na lang siyang umalis? Opo. Hindi po kasi ako lumaki na, hindi ko po naramdaman na ano, nandito siya. Pero yung pagmamahal naman po niya, ramdam namin lahat. Hindi po talaga namin siya nakasama ng matagal. Pero syempre, yung presence ng daddy mo, namimiss mo yung hindi mo nakakasama ang tatay mo. Namimiss mo pag may mga mahalagang okasyon? Opo. Papaano niya sinabi sa'yo na hindi siya makakarating? Papaano? Papaano siya bumabawi sa'yo? Lagi naman po siya na video call, na tumatawag. Pinapaliwanag naman po niya na para sa amin din yung ginagawa niya. Magkakasama din kami sa pag-uwi niya, gano'n. Hindi rin kayo handa na mauuna pala ang mami, di ba? Ang alam ninyo, ang talagang baselan, ang kalagayan noon ay ang tatay mo. Pero nung panahon na yon na talagang nagsasama-sama na kayong magkakapatid, sa inyong tatlo, wala bang nagpaplano na mag-abroad na rin? Nasusunod sa yapak ng daddy nyo? Wala na po. Ayaw po. Ayaw niyong maranasan yung naranasan ninyo nang mag-abroad ang daddy niyo. Magkakapamilya ka rin, Sunshine. Hindi ka rin ba aalis? Hindi ka rin ba mag-a-abroad? Kung kinakailangan ko po, gagawin naman po. Pero hanggat maaari sana, hindi mo iiwan ang pamilya mo. Ayaw ko. At masasabi mo naman na naging mabuti kang anak sa iyong mga magulang. Maraming mga kabataan ang katulad mo na kasalukuyan ang mga magulang ay nasa abroad. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Pahalagahan nila yung pinaghihirapan ng mga magulang nila po. Pahalagahan ang mga pinaghihirapan nila. Napakasimple ang mga salita pero napakalalim ang ibig sabihin. Okay, Sunshine, maraming salamat sa pagkakataon na makausap ka namin. Yung mga detalye tungkol sa tatay mo, kunin na rin namin para maipadala natin sa OWA at tingnan natin kung ano pa yung mga benepisyo para sa pamilyang OFW at kung may mga dokumento kayo na makita dyan na pwedeng makatulong sa pag-aayos ng kanyang papel, ipadala mo nga sa amin, bigyan mo kami ng kopya. Okay po. Thank you po. Thank you, Sunshine. Ayan mga kaibigan, si Sunshine Cruz, ang anak ng ating OFW mula sa Kuwait pero nakalulungkot ay ulilang lubos na pala silang mga tatlong magkakapatid. Nauna pa ang kanilang nanay bago pa mamatay ang tatay at sana naman kung ano pa yung mga benepisyo para sa pamilyang OFW, sa mga anak ng OFW ay makuha ng pamilya ni Sunshine. At napakaganda nung huli niyang tinuran, pahalagahan ang mga pinaghihirapan o pagmamalasakit ng kanilang mga magulang para sa pamilyang OFW, sa mga kabataan na katulad niya. Maraming salamat sa iyo, Sunshine. Bantay Kaso mula po sa Bantay OCW Foundation dito sa Pilipinas Online, Bantay OCW, hatid ng Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.